Magandang umaga, kumusta po? Narito po ang itang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay nananatili na walang sama ng panahon dito po sa loob ng ating area of responsibility. Pero sa labas po ng ating PR ay mayroon pong namamataan na sama ng panahon pero hindi naman po ito nakitaan na makakaapekto sa ating bansa. Posible rin po yan na malusaw bago pa man po makalapit sa ating kalupaan. Sa ngayon din ay mas lumalakas ang pagdaloy ng northeasterly surface wind flow dito po sa ating bansa. Gaya po na ninyong nakikita ay umiihip po ito sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na po sa northern at eastern part hanggang dyan po sa may eastern Samar. At mayroon pa rin pong frontal system na patuloy naman na nakakaapekto sa Bicol region at northern Samar. At sa ating pong long range forecast ay wala naman pong bagyo na nakikita rito na tatawid sa ating bansa for the next 7 to 10 days. Pero sa huling linggo po ng buwan na ito ay mayroong namamataan pa rin na posibleng sama ng panahon na mabubuo sa silangang bahagi ng ating bansa. Gaya po ninyong nakikita at ang development dito ang ating babantayan. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil po sa frontal system at northeasterly surface wind flow, ay may mga pag-uulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Quezon Province, Bataan at Zamboanga. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, mainit at maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi from Northern Luzon, Central Luzon, Visayas at Mindanao na posibleng aabot po ang heat index sa 44 degrees Celsius. Kaya ingat po tayo sa panganib na dulot po ng mainit na panahon. Pero sa kabila po ng mainit na panahon ay meron po tayong frontal system pa rin at northeastern surface wind flow na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Quirino, Aurora, Quezon Province, ilang bahagi ng Bicol Region at Samar Province. At mamayang hapon, mas maraming lugar na po sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan na minsan ay may mga kasamang pagkulog at pagkidlat, kaya bayong pag-ingat lamang po. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signals, pero bayong pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. Tako pa muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!